Mga kapatid, kasabay ng pag-alala sa buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo ngayong Semana Santa, kilalanin rin natin ang 12 apostol na naging katuwang niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang salitang apostol ay nangangahulugang isinugo o ipinadala. May 2 pangunahing gamit ang salitang apostol ayon sa Bagong Tipan. Una ay tumutukoy sa 12 apostol ni Jesus. Ang ikalawa naman ay isang individual na ipinadala para maging mensahero at kinatawan ni Jesus. Una sa 12 apostol ay si San Pedro. Siya ay isang mangingisda sa Bethsaida sa Galilea at kapatid ni San Andres. Nakilala rin si Pedro bilang apostol na itinanggi si Jesus ng 3 beses sa gabi ng pagsubok. Ang kauna-unahang tinawag ni Jesus na kanyang apostoles ay si Simon Pedro. Sa unang kanilang pagtatagpo, tinawag niya kaagad itong Pedro, na ang ibig sabihin ay bato. Sa mata ni Jesus ay magaspang at walang pag-iingat. Ngunit isang matibay at matapat na bato sapagkat pinagkatiwalaan sila na mapagsimulan ang mabuting balita. Alam niyo ba na siya ang unang Santo Papa ng Simbahang Katolika? Nangaral siya at namuno sa unang kapulungan sa Jerusalem. Kalauna na ay nagtungo siya sa Roma kung saan siya ay naging obispo ng Roma at pinamunuan ng Simbahang Katolika sa loob ng 25 taon. Namatay siya nang ipako sa krus ng patiwarik sa panahon ni Emperador Nero. Ikalawa ay si San Andres. Isa siya sa unang 4 na disipulo ni Jesus at kapatid ni San Pedro, mga mangis ng taga-Bethsaida sa Galilea. Isa rin siya sa mga naging alagad ni San Juan Bautista. Sa pagpanaog ng Espiritu Santo, si San Andres ay nagtungo sa Asia Minor o kilala na ngayon bilang Anatolia at Gresya upang ipangaral ang mga iniutos ng Panginoon. Sinasabing namatay siyang martir sa Patra Acaia na makikita sa Timog Gresya na nakatali sa isang krus na nakapormang paekis. Ikatlo ay si Santiago, anak ni Zebedeo o kilala bilang James the Greater. Siya ay naging alagad ni San Juan Bautista at isa sa unang naging apostol ni Jesus. Anak siya ni Zebedeo at Salome at nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista. Sinasabing nagtungo siya sa Espanya upang palaganapin ang pananampalataya. Siya mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Santiago, ang simpleng alipin ng Diyos at ang Panginoong Jesus. Pinalakay din ang kanyang sulat na ang pamumuhay ng mga pananampalataya ay may panlabas na ebidensya at panloob na pagbabago. Siya ang unang apostol na namatay bilang isang martir nang ipahuli siya ni Herodes Agripa sa Jerusalem at pinatay gamit ang tabak sa isang pag-uusig sa unang iglesia. San Juan Evangelista, kapatid ni Santiago at anak ni Zebedeo at Salome. Kilala rin siya sa bansag na disipulong mahal ni Jesus. Sa kanya rin itinagubili ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo ang mahal na birhen. Sa kanyang pagkawala ay natapos ang pagpapahayag ng Diyos na tinatawag na Revelasyon Divina. Alam niyo ba na tinatawag siya at ang kapatid niyang si Santiago na Brothers of Jesus? Dahil bukod sa pagiging disipulo kay Jesus, mas malalim pa ang kanilang relasyon. Sinasabi ng ina ni Santiago at Juan Evangelista ay kapatid ni Maria, ang ina ni Jesus. Kaya sinasabi rin na pinsan nila si Jesus. Santo Tomas, kilala rin siya bilang Didymus na nangangahulugang kambal sa wikang Arameo at Griego. Siya ay tanyag bilang apostol na nagduda sa muling pagkabuhay ni Jesus o nagdududang Tomas. Nagpakita siya ng malakas na pananalig sa pamamagitan ng paghahangad na samahan sa Jesus sa Jerusalem. Bagaman ang taong ibig siyang baguhin at saktan noon. Sinasabing sa paghihiwalay ng mga apostol upang magmisyon, si Santo Tomas ay naglakbay at nakarating sa bansang India. Dito ay tagumpay niyang ipinangaral ang mabuting balita. San Simon Zelotes ay isang masugid na tagasunod ng batas ni Moises. Iba siya kay Simon Pedro. Siya ay kasakasama ni Jesus hanggang siya ay mamatay, muling mabuhay at umakyat sa langit. Naglakbay siya sa Ehipto, Mesopotamia, Persia upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Namatay siya bilang isang martir kasama si San Judas Tadeo.
San Felipe. Siya ang naghikayat kay San Bartolome upang maging kasapi ng mga apostol ni Jesus. Kasakasama siya ni Jesus hanggang sa huli ng kanyang buhay. Pagkatapos ng huling hapunan, humiling si Felipe kay Jesus na nais niya makita ang Diyos Ama. Sinagot siya ni Jesus, "Ang nakikita mo sa akin ay nakikita mo na rin sa Ama." Santiago Menor o kilala rin bilang James the Lesser. Anak siya ni Alfeo at kapatid ni San Judas Tadeo. Siya ay kinikilalang pinakapatid ni Jesus na ibig sabihin pinakapatid ay pinsan. Kalaunan ay naging obispo siya ng Jerusalem. Sumulat siya ng isang epistola sa Bagong Tipan. Hinuli siya ng mga Hudyong kababayan rin niya at inihulog mula sa itaas ng templo. Nang hindi namatay, siya ay pinagbabato at pinalo. San Judas Tadeo, na kilala rin sa taguring Tadeo, na nangangahulugang malakas ng dibdib. Siya ay anak ni Alfeo at kapatid ni Santiago Menor na kamag-anak rin ni Kristo. Iba kay Judas Iscariote ang nagkanulo sa ating Panginoon. Ang tanyag na debosyon kay San Judas ay hindi nagbago sapagkat ito ay naging isa sa may pinakamalakas na debosyon sa simbahang Katoliko. Siya ang sumulat ng isang aklat o epistola sa Bagong Tipan laban sa mga tumutuligsa sa aral ng Panginoon. San Mateo, anak ni Alfeo at isang maniningil na buwis, siya ang isa sa mga sumulat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan. Si Mateo ay nagtungo sa Perdia, Ethiopia at Persia at sa Ethiopia ay pinatay siya sa pamamagitan ng espada. San Bartolome, ang Israelitang dinala ni San Felipe kay Jesus. Sinasabi ng maraming dalubhasa na si Nathaniel sa Ebanghelyo at si Bartolome na taga-Cana sa Galilea ay iisa. Nilakbay niya ang karamihan ng lupain sa Silangang Asya, gaya ng India, Ethiopia at Arabia. Judas Iscariote, kilala bilang ang apostol na nagkanulo kay Jesus. Inilalarawan si Judas Iscariote bilang maalam sa paghawak ng pera. Katunayan, siya ay itinalaga bilang treasurer ng grupo. Pagkatapos niyang gawin ang pagtataksil kay Jesus, lubos siyang nagsisi. Sinubukan niyang isauli sa punong pari at mga pinuno ng bayan ang pilak na ibinigay sa kanya kapalit ng pagkakanulo kay Jesus. Si Judas Iscariote ang unang disipulo na namatay nang siya ay magbigti. San Matias. Si Matias ay nahirang bilang isa sa mga apostol na humalili kay Judas Iscariote. Una siyang nangaral sa Judea, pagkatapos ay sa Cappadocia at sa mga lugar sa paligid ng dagat ng Caspian. Nakilala natin ang 12 apostol ni Jesus na ang bawat isa ay mayroong natatanging kontribusyon at naging prominenteng simbolo ng pananampalataya para sa mga Kristiyano. Mga kapatid, ngayong Semana Santa, kunin natin ang panahong ito upang magnilay, mas palalimin ang ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Para sa iba pang videos, i-follow ang social media accounts ng News 5 Everywhere. Hanggang sa susunod nating video, see you mga kapatid!